My name is Mercedita Gonzales. I'm 62 years old. Nandito po ako para i-share ko po sa inyo kung ano po ang naitulong sa akin ng ozone medical therapy. Naoperahan po ako start February 10. So, sa madaling salita, tinanggal po yung malaking cyst sa aking tiyan. Tapos, tinanggal din po yung gallstone ko. Sabi niya, babalikan namin yung result ng aking tinanggal na cyst. So, after 3 days, tinawagan po ang anak ko sa bahay. Medyo natakot po ako kasi ang gusto lang makausap ng doktor noong una, yung pong anak ko. So, nininervous ako. Sabi, bakit ganun? Bakit siya ang kakausapin? Dapat ako yung may sakit. So, nung lumabas yung anak ko, nakita ko medyo iba yung mukha niya. Medyo ninervous na ako yung nga sinabi ng doktor na i-recommend ako sa chemotherapy. So, parang yung tenga ko po, parang may kumalimbang sa tenga ko. Sabi ko, Lord, this is it. Ibig sabihin, may cancer ako. So, pin-repair ko na yung sarili ko. Sabi ko, Lord, kung time ko na. Last year po, labas-pasok na rin po ako sa ospital kasi hindi ma-diagnose kung ano yung sakit ko. So, until such time, nalapitan namin to si Dr. Campued. Ni-refer niya na gusto niyang silipin colonoscopy para makita ko ano yung sumasakit sa loob ng aking bituka. Hanggang sa pumayag na po ako, colonoscopy ako. So, sinilip, pinasok po yung habang yun, hindi pumasok po sa aking likuran dahil nga nakabara na pala po yung malaking cyst. Pulang-pula, malaki siya. So, right after that, sinabi na agad ng doktor na immediately, admit ako kasi kailangan maoperahan ako. Nung ma-decide na po namin na yun nga, ikikimo ako, binigyan nila ako ng oncologist. Pero ayoko talaga. So, yung pong gabi yun, nagdasal po ako. Umiiyak ako yung time na kasi nga, sabi ko, wala na, this is it. Iyon po na, nung open ko yung iPad ko, isipin mo ha, open ko yun, yun agad ang bumungad po sa akin, o sa ozone therapy. Sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko. Tapos yung binugyan na po nila ako, binasa ko po nung gabi. Sabi ko, Lord, ito nga po yung bigay niyo sa akin kasi humingi ako ng guidance sa Kanya, the Holy Spirit. So, by that, pinanood ko po yun. Umiiyak, nurse po siya na may cancer siya sa breast. Yung nga, senior niya na hindi nadagas yung buhok niya, etc. Maganda yung kinalabasan. So, ako po, ganun na rin po yung nangyari sa akin ngayon. Sa talagang nire-recommend ko po itong ozone therapy ito kasi talagang prove ko po. Nung first, sinasabi ni doktora na phase 1. So, after nung 10 days ayon, sabi niya, magre-rest ka. Bibigyan kita recommendation, magpapalab test ka ulit. So, nagpalab test po ako. Mabas yung, to make it short, mabas na po yung result. Babaganda. So, excited ako makita si doktor kasi actually, sabi ko, napaka-ano ni doktor. Ayaw na niya akong buhayin. Ang dami yung pagkain na binabawal. Sabi ko, siguro nito, pag nakita niya result, makakain na ako ng fish. Actually, fish na lang yung fish, vegetable and fruits. Kaya ko pong gawin yan kasi kinondisyon ko na yung sarili ko. Ito yung magiging gamot ko. Kasi po, i-share ko rin po sa inyo, kahit magaling ang doktor, magaling ang hospital, magaling ang gamot, kung hindi nyo po tutulungan ang sarili nyo, magdidisiplina kayo, hindi rin po tayo gagaling. Nung lumabas na nga po yung unang lab test ko na pinakita ko sa kanya, ang unang tanong ko, Dok, pwede na ba akong kumain ng fish? Sabi niya, naku, hindi pa. Meron ka pang phase 1, phase 2, titignan pa natin. So, to make it short on it, dumating na ako sa 28th session ko po. Meron akong second, laboratory test. Maswerte rin po ako. It happens to be na meron po akong kapitbahay na doktor. Doon pinababasa, bago ako pumunta dito, pinapababasa ko pa ulit sa kanila yung result. Sabi, ang isang sagot nila, okay ka naman ha, wala ano problema mo. Yung cancer ko, siyempre pag sinabing cancer, na yan na buhay mo. Sabi ko nga, sigurado po kay Dok ha, sabi ko ganyan. O di sabi nila, ayan na nga, result. Gusto ko pong i-share po to sa inyo. Siguro lesson din po to. Number one, may tuturo po sila sa inyo step by step na gagawin nyo. At sasabihin din po yung lifestyle nyo, paano yung pagkain nyo. Kasi number one po yun, dahil kagaya ko, colon cancer sa bituka, pinutol yung aking bituka, pinagdugtong, tinahi. So ngayon, marami na ibabawal na pagkain para hindi na maulit yung sakit mo, hindi mabuhay yung mga cancer cell mo. Kasi daw po, may mga bukol yan eh. Kung may sakit ka, agapan mo. At kung malala na, wag mo sisihin dun sa pinuntahan mong doktor o sa pinuntahan mong ospital. Pero kailangan po, may disiplina ka rin kung gusto mong gumaling. Number one po, kaya ako po, to be honest,
talagang very proud po ako. Dati, ano po ako dyan kay Doktora Barales. Sabi ko, aabangan ko yung doktor na yun. Pinahihirapan ako. Pero actually po, napakabait niya. Dapat pala regaluhan ko siya. Kasi siya yung naka-experience. Nung senior niya po sa akin na nagka-cancer siya, napunta siya sa ibang bansa, sa Amerika nga po na ganun. Sinabi po sa akin ni Doktora, lahat po yung mga na-experience niya, pinakita niya sa akin kung ang ibig sabihin ng ozone, sa video, ganun, etc. Eh, nung pong makita ko na po yun, doon, pag-uwi ko doon lang po, nag-ano sa isip yung mga sinasabi niya. Kasi nakatulog po ako ng masarap nung gabi. Kinumaga, magaan po ang pakiramdam ko. Tapos yung sunod-sunod na po yun, ang babait po ng mga nurse, tinatanong pa nila kung, Ma'am, sorry ako masasaktan. Actually, hindi ako nasasaktan. Actually, ako nang gumaganyan sa kamay ko para lumabas yung mga ugat-ugat ko para sila hindi mahirapan. Pag nagdasal ka, sabi nga ni God, nasa iyo ang gawa, nasa kanya ang awa. Kung kinakain mo pa rin yung bawal, pasaway ka, hindi mo sinunod yung advice ng doktor, eh talagang walang mangyasa. Kahit na anong galing ng doktor mo, galing ng gamot mo, kung di mo susundin, hindi ka makikinig, walang mangyayari sa inyo. Kaya ako po, at the age of 62 ngayon, feeling 26. O, di po ba? Salamat po. Kaya ito po advice ko. Sana doon po sa nakapanood, kung meron po kayo nararamdaman ng kagaya ko, colon cancer stage 3, ang naramdaman ko po, hirap akong dumumi, sinisikmura po ko, nabubuwal na lang ako. Basta, hindi nila makita ko ano yung sakit ko. So, yun po, nung dito ko, tsaka nag-guide din po ako ni God. Mag-pray po kayo ng tainto yung pag kinausap niyo po si God. Kausap niyo ng heart to heart. Sabi ko, Lord, ito nga po yung bigay niyo sa akin kasi humingi ako ng guidance sa Kanya, the Holy Spirit. So, by that, gusto kong mag-pray bago po ako matapos. Sa akin pong pasasalamat, taos puso kay Doktora Barales at sa Oso na to na siya po naka-discriminal na dito sa Pilipinas. Sana maraming matulungan ito, lalo na po dun sa mga nahihirapan. Maganda na po yung aking nararamdaman. Kaya, please, kung makikita nyo ito, may nagsishare na ganito na napapanood nyo, try nyo po kung may sakit po kayong kagaya ko, cancer, tutulungan po kayo ni Doktora Barales. Yun lang po. Good day and God bless.